Iba naman, dito naman tayo sa harap ng bahay natin. Meron akong ibibigay na mahalagang tip po para sa inyo sa araw na to. Actually, nagiging problema ko rin kasi to. Kaya iniisip ko, pag problema ko, baka kailangan ko ituro sa bayan eh. Ang tawag po dito yung tinatawag na TMJ disorder. Ang dami po may ganitong sakit. Comment po kayo, baka nararamdaman nyo to. Ganito po yan ha, pag gising nyo sa umaga, masakit ang panga. Hindi mabukas ang bibig. Kung nabubukas man, masakit. Ang masakit po nandito sa may TMJ joint eh. Temporomandibular joint. Masakit dito, masakit rin dito. Minsan, ang sakit hanggang sa ulo, masakit. Minsan, masakit sa tenga. Hanggang dito sa panga, nararamdaman mo yan lahat. At yung bibig, minsan hindi mo maibukas. At isa pa pong clue, may tumutunog minsan dito. Maririnig niyo na parang tok. Marami pong dahilan nito mga TMJ disorder. Kadalasan po dahil sa ipin natin. Baka may sirang ipin, baka may singaw, baka lagi kang kumakagat lang sa isang parte ng katawan. Kaya natumatabingi yung jaw natin. O yung iba naman, sa gabi, nag-grind ng teeth eh. Nag-babite sila ng ipin nila. Nagkakaroon din ng TMJ. O yung iba, stress din naman sa kakatigas. Papakita ko lang sa inyo ano tong TMJ. Ha? Papakita ko itong meron tayong konting pictures para maintindihan ninyo. Okay? Ito po yung mukha natin. Yan. Makikita niya may muscle siya dito. Nandito yung TMJ. Nandito. Diyan po. Okay? Tapos dito, ang sumasakit, pag bumubukas ang bibig, ito po yung sumasakit. Itong joint natin dito sa tabi. Para maginhawahan, imamasahe po natin yung muscle. Diba? Tumitigas kasi yung muscle sa katabing ito. Imamasahe natin itong masseter sa baba. Ito yung masseter muscle. Yan. Pag kumakagat kayo. Tsaka itong temporalis muscle sa may ulo. So, itong dalawa, imamasahe natin at i-stretch natin at pati rin dito sa baba. Pwede ko rin pakita itong isang picture na malinaw din naman. Ito po, oh. Yan, may model tayo dito. Itong temporalis sa ulo at ito yung masseter. Yan ang tumitigas, nakadikit dito sa may TMJ natin. Kung meron po kayong ganitong problema, comment lang po kayo kasi very common to. Ang daming may ganitong problema. Actually, sa dentista tayo magpapacheck up eh, pag may ganitong problema. Para malaman nyo ano itong TMJ at ano itong mga muscles, try nyo po, dahan-dahan lang. Dahan-dahan na kagat, konting kagat lang, hawakan nyo. Sasabayan nyo po ako. Merong muscle po titigas yan. Yan o, pag kumakagat kayo, konting kagat, tumitigas yung muscle dito. Yan ang masseter muscle. Yan po ang imamassage natin mamaya. Meron din yung sa temporalis muscle. Dito naman, pag kumagat kayo, yan, kagat, tumitigas din siya. Pero kailangan medyo mas open yung kamay nyo. So, yan po yung mga muscles na tumitigas dahil sa sira ng ipin, tabingin yung ipin. Minsan, sobrang sakit. Hindi nyo mabubuksan yung bibig ninyo sa sakit. Yung akin, nag-umpisa kasi, nagkaroon na ako ng nangingilo yung isang ipin ko. Sabi ng dentista, huwag ka muna kumagat sa nangingilo. So dito ako kumagat. Kumagat ako dito ng mga isang buwan, dalawang buwan. Eh, napaagod naman yung muscle. Tsaka nagkasingaw pa ako dito. So ang gagawin natin, paano i-release ha? O yan, tuturuan ko kayo ha. Naramdaman yan. First massage, ganito po, para ma-release. Sariling release lang tayo. Imamassage natin yung masseter at yung temporalis. Pwedeng kamay lang, pwedeng lagyan ng lotion, pwede walang lotion. So ganito ha. Stretch natin basta pataas yung masseter. Ayun oh. Sabay po kayo, press niyo lang. Dahan-dahan pataas. Niluluwag natin yung fascia palabas. Ayun oh. Masakit 'yan. Sa may TMJ po masakit 'yan. Sa walang TMJ di masakit. Sa akin banda rito masakit 'yan. Bakit po? Gawin nyo mga 4 na beses. Niluluwag lang natin muna siya. Hindi pa natin ginagalaw maigi. Ini-stretch lang.
Stretch pataas. Sabay po kayo. Stretch ito. Gawin nyo ng 4 beses yan. Huwag kayo lang mag-isa. Para i-massage po itong masseter, ganito gagawin natin. Ngayon naman, gamitin 3 daliri. Mas maganda po sabay. Sabay nyong gagawin. Kasi ang problema kasi sa TMJ, hindi pantay ang joy. Minsan, kumakaliwa, kumakanan. Yung iba natatanggal pa yan, na lalak, delikado po yun, may nalalak jo. So, ayaw natin kaliwa, kanan, gusto mo diretso lang. Ha? So, ang bibig, close lang slightly. At gumamit kayo ng 3 daliri. At i-press yung masseter pataas. 10 beses for 30 seconds. Sabay po kayo. Yan. Yan. May muscle dyan, parang makapal-kapal siya eh. Makapal siya. Napakalakas nitong masseter muscle. Yan. Press mo siya 3 times. 10 times for 30 seconds. Kung nasaan yung masakit na parte, sa akin nandito, yun ang mas gagalawin nyo. Pataas. Yan ha. 30 seconds. Gano'ng katagal gagawin? Hanggang makaramdam ng ginhawa. Gano'ng kalakas? Konti lang. Tama-tama lang. Magaan lang. Maliit lang naman yung muscle. So, itry nyo po, ha? Mararamdaman nyo, mas matigas yung isa sa isa. Ibig sabihin, may problema yung matigas. Dito rin naman, kasi naghahatak yan eh. Diba, pinakita ko sa inyo, dito yung TMJ. Pwede dito, pwede dito. Ito, masarap na massage. Dito sa taas. Pataas at pababa. Pag dito sa may temporalis, pwedeng 4 daliri na. Pinakita ko yung mga fiber. Salamat sa mga comments. Salamat sa pag-share. Nababasa ko po. Medyo nababasa ko. Malabo mata ko. Yan ha. Gawin nyo to. 30 seconds. Ulitin nyo nila yung video ko. Tapos, pag nagawa nyo na to, yung mga masasakit, pwede nyo gamitan ng knuckles. Depende kung kaya ninyo, ha? Yung ibang matitigas talaga sa mga kalalakihan, matigas, pwede ito. Ito pong knuckles dito. Gusto ko lang sinasabay para hindi tumabingi yung panga. Para hindi mo matulak. Ayaw natin matulak, eh. Baka lalong sumakit, eh. Kaya ito lang, pang support lang. Ayan. Ayan. Pinamassage ko na kanina to eh. Kaya medyo sore pa siya. Yan, oh. Pamassage niya, paikot. 30 seconds. Yung fiber, gusto mo siya hinihiwalay. Hinihiwalay mo yung fiber. Hinihiwalay mo siya. Sunod po kayo. Minsan, nasa loob eh. Pag naluwag nyo na yung labas, meron pang muscle sa loob. Baka first day dito, gano'ng katagal gagawin? Matagal gagawin. Ang relief nito siguro, ilang araw. 3 araw, 5 araw, 1 linggo. Dahan-dahan. Lalo na sa pagising masakit. Ito, pinapakita ko yung masseter. Eh, no? So, pag minamasahin natin to, dapat pa-cross. Pag gano'n, no? Kino-cross mo siya. Niluluwag mo siya pa-cross. Ito rin, sa cross. So, ginagano'n mo siya. Pag gano'n kasi yung fibers niya. Para siyang pay-pay. At isa pa, nagkakaproblema dito dahil dito nga ito yung sa mukha. Dahil dito sa bibig. You know? Yung dila sa lalamunan. Alam nyo na yung massage, ha? Pataas muna, paikot. Tapos kung masakit talaga, pwedeng i-knuckles konti. Next, ito po, napakahalagang tip. Inaral ko, binasa ko lahat ng mga topics on TMJ. Pinanood ko siguro mga 20 videos on TMJ. Ito pinakamagandang tip sa TMJ na ginagamit ko rin, na magagamit ninyo. Tandaan nyo ang letter N, mga bata, N, ha? Norway, N. Bakit N? N ang pampabuhay nating mga TMJ. Bakit? Sabi nyo po, N, N. Nasaan yung dila nyo? N, dila nyo nasa taas. So mag-N lang kayo, relax lang, at sa TMJ dapat naka-open yung bibig konti. Hindi pwede yung ipin naka-close. Diyan tumitigas eh. Kailangan medyo open. I-end mo. End. Pag naka-end ka, yan ang tinatawag na resting position for the joint. Kalmado ang TMJ mo pag naka-end. Pag sumasakit siya, mag-end ka lang.
kahit hindi mo naman sabihin yung N eh, basta yung dila mo nasa taas ng bibig, nasa roof, sa likod ng ipin, N. Medyo open. Tapos, breathe in, diretso lang likod, diretso ulo, ng malalim, naka-N, yan, labas. Bakit breathing? Stress kasi ang TMJ. Sobra kang galit sa, meron kang kinakagalit sa katrabaho, kapamilya, kadalang galit na galit, tumitigas, tumigas na tumigas, yung panga, sumakit yung buong ulo, sobrang galit. Ha? Bawas galit. And, malalim, deep breathing, pampa-relax. Kasama po lahat yan, ha? Leeg, back, at paghinga, at straight ang ulo. And, ngayon po, ito na exercise natin. Habang naka-end ka, yan, end na, dila na sa taas, o open natin yung baba natin 6 times, pero mabagal lang. Open 6 seconds, tapos rest, open. Ganito po, end, then open. 6 seconds, na-feel nyo ba yung stretch? Sabayan nyo po ako. Lagi ko itong ginagawa. Naka-end, open. Close. Gagawin nyo yan 6 na beses. Napakasarap. Mararamdaman nyo, nababanat siya. Yan o. Bakit kailangan naka-end? Pag hindi kasi kayo naka-end, subukan nyo. Hindi kayo naka-end, i-open nyo. Naku, sasakit yan dito. Kasi yung baba mo, namamali ng pwesto eh. Baka na palabas, labas yung ipin, kumaliwa, kumanan. Pero pag naka-end kayo, naka-lock. Naka-ano siya, naka-salo. Kaya pag-end, yan ang pinaka-relax. Ang ganda ng open ng ating baba. So, end. Gagawin nyo yan 6 times. Para konting ma-stretch, tumitigas kasi yung muscle. Pagkatapos yung massage. Meron pang another stretch na yung sa iba very effective. Ito naman medyo mahirap konti. Ilagay nyo yung thumb nyo, nilalaki sa ilalim ng baba. Tapos, bubuksan nyo yung baba nyo na kinokontra nitong kamay ninyo. So, parang nakabukas lang konti, pinipilit mo i-open pero kinoclose naman ito. Gusto mo lang i-exercise itong muscle dito isometrically. Isometric exercise eh. Bukan nyo ha. So, konting open. Pigil. Yan. Tumitigas. Tumitigas. 5 seconds, 5 times. Habang binubukas ang baba, pinipress, pinipigilan mo. Kasi pag hindi mo pinigilan, bubukas siya. Ayaw mo naman. Gusto mo lang i-stretch yung muscle, parang ginaganyan mo lang siya. Pinupwersa mo lang siya. 5 times, 5 seconds. Yung dalawang exercise lang, ang laking tulong na po. And, nakabuka. 6 seconds, 6 times. Jaw, nakapress, bubuka. Mararamdaman niya, tumitigas ha. Titigas siya sandali, pero giginhawa siya mamaya. Giginhawa siya mamaya. Okay? Gano'ng kadalas ito gagawin? Every hour, pag sumasakit. Kasi mamaya, pag gising nyo, sakit na naman ang ulo. Hindi mabuksan yung bibig, hindi makakain. Paano na yan? Lagi na lang nakaganon. Pag nagsasalita, hindi na makasalita. Diba? Next, meron pa itong exercise na dalawa na tinuturo. Sa akin, hindi ganun ka-effective eh. Pero ewan ko lang kung baka effective sa inyo. Sa akin, hindi ganun ka-effective. Ang ginagawa, ang tinuturo nila, pinipress mo yung baba. Pero huwag mo masyado i-press na gumanon, di ba? Habang pinipress, maintain mo lang diretso. Habang pinipress mo siya 5 seconds, tinitigas mo na diretso pa rin siya. May resistance. 5 seconds. Para lumakas yung muscle. Meron niyang push na masakit. Baka dito. Mas masakit itong isa. Habang pinipress ko, huwag gagalaw yung jaw. Kailangan diretso lang siya. Ayaw mo gumalaw yung panga mo. Baka ma-dislocate yan. Diretso lang.
Tandaan nyo ha, letter N, napakahalaga, pampabuhay yan ng lahat ng may TMJ, masakit ang panga, sakit ang tenga, ulo, legs, and ano, pinapakaramdaman ko yun. Napakasarap. I-try nyo, ha? After the massage, after the exercises, gagawin nyo pa ulit-ulit. Ito naman, baka nasa posture ang problema. Likod, diretso dapat. Ayan na, straight back. Pwede nyo i-massage din, tumitigas itong muscles sa batok. Occipital muscles. So, pwede nyo to i-massage. Ito, ha? So, habang minamassage yung muscle dito sa may batok, nakababa yan. Ayan. Ni-press nyo siyang ganyan. Pwede nyo ibaba konti ulo para ma-relax. Gawin nyo mga 30 seconds. Ayan. Ilalambot dito. Meron tayong occipital neck muscles. After the massage, sit up, tapos sit up straight, ulo diretso, shoulder dapat open. Ha? Open yung shoulder. Okay? Ang ibang problema, nagkaka-TMJ, dahil yung ulo naka-forward. Di ba? Ako minsan kasalanan, naka-forward yung ulo natin. Eh. Ang exercise po dyan ganito, chin tuck. Press mo yung baba pa atras para dumiretso yung ulo. Chin tuck. Tapos relax. Siguro sa side view ako para makita nyo. Yan. Ewan ko kung nakikita nyo ha. Kita ba? Hindi nakikita eh. Yan. Straight back. Chin tuck. Atras. Mga 4 seconds, 5 seconds. Masarap po to. Try nyo. Relax. Sarap to. Gawin nyo lang po. Sabayan nyo ako. Press. Ano nararamdaman nyo? Yung muscle dito lumuluwag. Dito, lumuluwag. Yung ulo nyo mas dumidiretso. Pag hindi kasi diretso ulo, sasakit to. Ha? Pag hindi diretso ang balikat, sasakit din yung TMJ. Kaya diretso din yung balikat, diretso din yung ulo. Hanggang masanay ka na diretso. Ayaw mo na ka ganon. Ayaw mo na ka ganon. Gusto mo diretso lang at naka-atras. Exercise. Yung iba ginaganong-ganong pa. Nilalayo. Pwede rin yun. Ang last stretch ay sa shoulder. Ang shoulder nyo, hindi pwede kuba, dapat open. Open siyang ganito. Open, tapos atras nyo. Yan. 6 na beses atras. Para dumiretso. Atras natin, ha? Okay ba itong mga exercise natin? Open natin. Yan. 6 times. Napakasarap. Yan po ang gagawin nyo araw-araw para sa TMJ. Pero magpapacheck din tayo, syempre, sa dentist. Dito tayo sa labas, araw na to, baka nabobore na kayo doon sa loob. Dito lang tayo sa may garden. Okay. Ngayon, gagawin natin yung summary. Ano ang summary ko? Para sa may TMJ disorder, dahil to sa ipin, papacheck tayo sa dentista. At tandaan nyo palagi yung N position. Ha? Yung N. Pag sumasakit, mag-N ka lang. N. Tapos ang ipin, huwag nakadikit. Pag galit yun eh. Galit eh. Sobra kang galit. Laging nakatigas. Ha? Nagkakasakit tayo niya. So, dapat naka-open and naka-rest siya. So, remember the N. Remember the exercise. Pag naka-N, hindi masakit. Pero pag inopen mo yung bibig mo na hindi naka-N, minsan masakit. Number 2, huwag kumain ng matigas. Huwag muna ngumuya ng mga pork chop, kahit yung gulay na matigas. Lugaw lang, malambot lang, mag-juice muna, sabaw lang muna. Sopas lang, baka konting macaroni, malambot. Huwag muna matigas para makapahinga ang muscle sa panga at hindi sumakit ang TMJ. Pag natutulog, dapat nakahiga, nakatihaya. Bakit nakatihaya? Pag natulog ka nakaside, and tinulugan mo, mamamaga siya bukas. At tinulugan mo siya, huwag matutulugan. So,
higa, tihaya. Pag masakit talaga ang iyong TMJ, masakit siya, masakit, pwede ka mag-ice pack. Kuha ka ng yelo, ibalot mo sa tuwalya, o meron yung iba, lalagyan ng ice pack, i-ice mo to. I-ice mo yung masakit. So, mga 5 minutes. Huwag naman yung diretsong ice, kailangan may konting tela para hindi rin mapasok sa lamig. And finally, papacheck tayo sa dentista para magpacheck up. Okay, kailangan natin sa dentist. Minsan kasi baka may sira yung ipin, tabingi yung pasta, kaya namamali yung kagat mo, kaya sumasakit ang TMJ. So, salamat po. Sana ma-share nyo itong video ko kasi alam kong napakaraming merong TMJ disorder.